Magandang Sabado po ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng RPC Involuntary Servitude dito sa Hukumang Pantahanan! Bruno? Bruno, Olga! Akala ko natutulog na. Bakit habak-habak mo yung electric fan natin? Saan mo dadalhin yan? Magsusugal ka na naman. Lilinisin ko. O baka naman wala ka ng pambili ng droga. Bruno! Balak mo yata simutin lahat ng gamit natin eh. Para lang dyan sa bisyo mo. Teka muna. Baka nakakalimutan mo, Olga. Pera ko ang ipinambili nito. Perang minanam mo lang sa mga magulang mo. Pero ano? Sana napunta yung mga milyones na pinamanan nila sa'yo. Tama na! Diyan ka na nga. Alis na ako. Sige, umalis ka. Pero isusumbong kita sa mga pulis. Ah, ganun. Sabihin ko, tula ka. Gawin mo! Hindi ko natatakot. Alalahanin mo, uso ang tokha ngayon. Malay natin, bukas o makalawa, kasama ka na sa mga tinodas at nabe. Sus, ikaw ah. Teka sandali, wala ka naman talagang balak na magbago? Ha, Bruno? Ano mong plano mo sa pagsasama natin? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Olga. Ha, Bruno? Magpapaka-adi ka na lang ba? Alam mo, Olga, napipikol na ako sa'yo ha. Tumabi ka nga dyan ha. Baka malapirot ko yung pagmumukha mo. Bruno, ano? Alas na ako! Ano ba talaga ang problema mo? Ikaw! Ikaw at ang bisyo mo, ang problema ko! Ano ka lang? Bruno! Hindi ka ba naawa sa akin, ha? Sa sarili mo? Ito ba talaga gusto mong buhay? Wala ka time maker, wala kinabukasan! Ako ba mahal mo pa? Pagigilan mo lang ako sa mga kadramahan mo! Tumabi ka na yan. Bruno! Ha? Baka Bruno! Alis ako! Bumalik ka dito! Bruno! Naibenta ko rin yung electric fan. May pera na uli ako. Mabibili ko na yung gusto mo. Oh. Lente ka! Sino? Bruno! Bruno! Huh? Oh, huwag mo nang tangga yung pantumakbo, ha? Bakit? Abol ka rin namin. Teka muna. Anong kailangan nyo sa akin? Pumasok ka na sa loob. Ano? Gusto mo bang kami pa magpapasok sa'yo sa loob, eh? Sakay na. Ano ba? Bitiwan nyo ako! Sakay na. Oo, papasok na ako sa loob. Yeah. Ali. Sino? Yuri? Bruno. Long time no see. Kumusta ka na, ha? Mukhang nakadelensya ka na ng pera ngayon para pambayad sa utang mo sa akin. Hindi pa ako... Ano hindi? 80,200 ang utang mo sa akin. Pero ni isang kusing wala ka pang ibinayad sa akin. Bayaran mo na ako ngayon. Yuri, babayaran kita. Pero hindi pa sa ngayon. Akin na yung pera hawak mo. Yun naman, kailangan ko ito eh. Para pambili ng droga? Akin! Konting halaga lang ito. Akin na yan! Boys! Boss. Kunin sa kanya yung pera. Akin na yan. Teka muna, huwag niyong kulit itong pera mo. Pakiusap lang. Ganang makulit, bigay mo na sa abi. O baka naman gusto mong todasin ka na namin. Akin na! Oo, ibibigay ko na. Yeah. Sir, ito na po. Ito, 1,000 lang. Ang laki pa ng kulang mo. Kailan mo ba talaga ako babayaran ng buo? Ha? Yuri... Huwag mo sabihin sa akin, naihingi ka na naman ng extension. Bruno, ilang beses na kitang binigyan ng palugit. Tama na. Huwag ka lang abusado. Pero... may naisip ako na pwede mong ibayad sa mga utang mo sa akin. Gusto mong malaman, pangana? Ano yun? Yung asawa mo, magtatrabaho sa akin ng walang sweldo. Asawa ko? Oo. Oh.
Ano? Sige, sige. Payag ako. Sige, kahit... Kahit alipinin niyo pa si Olga, wala na akong pakialam. Makabayad lang ako ng utang ko sa'yo. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Nagkita kami ni Yuri kagabi, Olga. Yuri? Siya ba yung anak araw na mayaman ang pinagkakautangan mo? Oo. Siningil niya ako sa mga utang ko sa kanya. Kaya naibayad ko na lang yung pinagbentahan ko ng electric fan. Pero magkano lang yun? Buti hindi kasi naktan. Muntik-muntik na na. Nakiusap ako sa kanya ng extension pero hindi pumayag eh. Ano yung babayad mo sa kanya ngayon? May nadilihensya ka na ba? Wala. Oh! Sabi sa akin ni Yuri, makakabayad lang daw ako sa kanya sa ibang paraan. O ano naman yun? Eh, ikaw, Olga, ang gusto niyang kabayaran. Ano? Ikaw! Nabayaran na ba siya? Hoy, teka, huwag mong sabihin sa akin na pumayag ka sa gusto niya. Wala akong choice. Ano? Kapatayin niya ako kapag hindi ako pumayag sa gusto at niya. At ako ang ipamabayad mo sa mga kagaguhan mo? Sarili mo asawa, ibibenta mo sa kanya? Ano ka pang klase asawa nito? Di ba nagtrabaho ka, ha? Bilang kasambahay noon? Di ba? Kaya sigurado ko, makakaya mong pagsilbihan si Yuri. Hindi! Hindi ako pumapayag. Wala na akong pakialam kahit patayin ka pa ng Yuri na yon. Ano? Bahala ka na sa buhay mo! Pero Olga, papatayin nga nila ako! Ikaw ang pumasok sa gulo! Pwes! Mag-isa kang lumabas! Olga! Huwag kang maghanap ng damay, buisit! Aba? Ay, may kumakatok sa labas! O ikaw na magbukas sa buno! Bruno, nasa nga asawa mo? Ano kailangan niyo sa akin? Dito pala. Kailangan mo sumama sa amin para masimulan mo ng paglilingkod sa amo namin. Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyo si Bruno na lang alilain niyo. Tara, kuhin natin ang babaeng ito. Liga! Ano ba? Bigyan mo niyo! Bruno! Bruno, tawan mo ako dito! Huwag ka nang bumalag. Kaya mo masaktan. Sino ako, bossing? Kunin nyo na yan. Masama mo, Bruno! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Aray ko! Huwag niyo akong kaladgarin! Aray ko! Olga? Yuri, bakit? Kanina ka pa dyan eh. Ha? Huh? Bilisan mo naman ang pagtatrabaho. Marami ka pang gagawin eh. Oo, bibilisan ko na. Teka, napunasan mo na ba yung mga figurines ko? Oo, ayos na yan. Anong ayos? Tingnan mo nga, may mga alikabok pa. Ano ba naman yung Olga? Ayusin mo naman yung trabaho mo. Alalahanin mo, nakasalalay sa'yo ang buhay ninyong mag-asawa. Pasensya na, Yuri. Pupunasan ko na lang ulit. Pagkatapos mo dyan, maglaba ka naman. Kailangan mabango at walang mantsa ang mga damit na lalaban mo. Kasi, kapag may nakita ko kahit kaunting latak ng mantsa sa damit ko, lagot ka sa akin. Ayoko na. Kaya, pagod na pagod na ako. Hindi ko dapat ginagawa ito. Pero napipilitan ako dahil buhay ko nakasalalay. Pero hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay sa bahay na ito. Ilang linggo na ako nakakulong sa impyerno bahay na to. Wala akong natatanggap kundi pananakot at pamamaltrato. Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po ako makatakas dito. Pagkakataon ko nang tumakas sa bahay na ito. Oy! Saan pupunta, Olga? Yuri? Ha?
Natakas ka? Yes, hindi mangyayari ang gusto mo. Yuri, pakiusap. Pakawalan mo na ako. Kung gusto mo si Bruno na lang ang kunin mo, bahala ka na kung ano gusto mo gawin sa kanya. Huwag mo na ako idamay. Ikaw ang gusto kong magsilbi sa akin. At huwag mo nang tangkaing tumakas. Dahil kahit saan ka magtago, mahanap at mahanap din kita. Aray, Yuri, yung braso, nasasaktan ako. Dahil sa ginawa mo ngayon, arurusahan kita. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Ikukulong kita rito sa basement ng isang buong araw nang walang pagkain. Ano? Diyan ka na, babae! Yuri! Yuri, buksan mo itong pinto! Palabasin mo ako dito! Yuri! Ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Buti na lang, pinayagan na akong makalabas sa kwartong pinagkulungan sa akin. Ayoko na talaga dito. Diyos ko, talungan niyo naman ako, pakiusap. Ay, teka, umalis nga pala si Yuri. At yung tatlong tauhan lang niya yung nagbabantay sa labas ng bahay. Ah, may cellphone. Kanino kaya ito? Bahala na. Kailangan kong matawagan si Ate Emma. Hello? Ate Emma? Ako ito, si Olga. Olga? Puntahan kita sa bahay mo nung isang araw, sabi nung asawa mo, lumayas ka roon ng bahay nyo. Nag-away ba kayo? Nagsisinungaling si Bruno. Kasi ang totoo, pinuwelsa niya ako maging kasambahay sa taong pinagkakautangan niya ng malaki, Ate Emma. Tulungan mo ako makatakas dito. Minamaltrato, sinasaktan lang ako ng amo ko. Tapos wala pa akong sahod, hindi pa ako pinapakain. Sige, tutulungan kita. Nasa ka ba ngayon? Nandito ako sa hideout ng Yuri Mendoza. Ang natatandaan ko, kulay red na gate. Madali niyo ito makikita. Kasi ito lang yung bahay na may kulay red na gate. Okay, sige. Pupunta ako ngayon sa police station para saklulohan ka. Hintayin mo kami, Olga. Sige, Ate Emma. Hihintayin ko kayo. Ano po, re-report niyo, ma'am? Kailangan po ng tulong ng kapatid ko. Olga Cruz ang pangalan niya. Sa apelitan siyang pinagtrabaho bilang kasambahay sa bahay ng isang nagngangalang Yuri Mendoza. Ang sabi ko sa akin ng kapatid ko, minamaltrato siya at hindi pinakakain. Nasabi ba niya sa inyo kung saan siya matatagpuan? Opo, alam ko po yung address. Nasabi po niya Nara Street. Tapos kulay red yung gate ng bahay. Madali daw po makikita yung kasi nag-iisa lang yung kulay red na gate. Ah, sige ho. Magpapadala ho kami ng mga pulis na magre-rescue sa kapatid nyo. Ililigtas ho namin siya sa kamay na mapang-abusong amo niya. Labahal ka! Bisa mo maglinis dyan sa kusina! Oo, Yuri! Bibilisan ko na! Bagal mo! Huwag na nagpapalag dito sa labas. Sa inyo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping involuntary servitude.
Malinaw po sa Bill of Rights, Article 3, Section 18, Paragraph 2 ng ating 1987 Constitution na no involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the other party shall have been duly convicted. Ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang paglilingkod, maliban na lamang kung ito ay bilang hatol sa isang krimen na idinaan sa wastong proseso. Ang ginawa ni Yuri kay Olga ay malinaw na kaso ng involuntary servitude and debt bondage na binibigyang linaw sa Section 3, Paragraphs F and I ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ang involuntary servitude ay ang sapilitang paglilingkod dahil sa paniniwala ng biktima na kung hindi siya papasok o magpapatuloy sa pagsiservisyo ay maaaring manganib ang kanyang buhay o ang buhay ng sinuman o kaya naman ay magdulot ito ng anumang uri ng pinsala sa kanya o sa ibang tao. Samantala, ang debt bondage ay ang paglilingkod bilang bayad utang kung ang haba at uri ng paglilingkod, gayon din ang halaga ng utang ay hindi na ikukonsidera sa pagbibigay ng serbisyo. Ganito po ang scheme sa kaso ni Olga. Ginawa siyang pangbayad sa pagkakautang ni Bruno at pinilit na magtrabaho ng walang bayad, minaltrato, ikinulong at pinagtatangka ng buhay para matiyak na magpapatuloy ang serbisyo at hindi ito makatakas. Maari pong managot si Yuri sa ilalim ng Article 274 kung saan nakasaad yung services rendered under compulsion in payment of debt sa Revised Penal Code. Sa nasabing batas, pinarurusahan ng aresto mayor in its maximum period hanggang prison correctional in its minimum period katumbas ng 4 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan na pagkakakulong dahil sa sapilitang pagpapatrabaho kay Olga. Gayunman, masyado pong mababa ang parusa ng batas kung susundin ang Article 274. Kung tutuusin, maaari din pumasok sa Article 267 o Kidnapping and Serious Illegal Detention sa Revised Penal Code, ang ginawa ni Yuri at ng kanyang mga tauhan. Sa ilalim po ng batas, ang parusa for kidnapping and serious illegal detention ay life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong. Kung ang kidnapping ay lumagpas ng 5 araw, siya ay minaltrato o sinaktan, o kaya naman ay pinagbantaang papatayin, lalo pa kung ang biktima ay isang babae. Ang mga sirkumstansya pong ito ay present sa kaso ni Olga. Samantala, maging si Bruno po ay hindi maaaring makalusot sa pananagutan kung nanaisin ni Olga. Maaari niyang panagutin si Bruno sa ilalim ng Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children. At yan po ang hukumang pangtahanan ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, dito lamang po sa DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon, Anching Cruz, creative consultant Salvador M. Royales. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ni Phil Cruz. Hukumang Pantahanan! Thank you.